Welcome to my channel, R. Palma Electrical Works. Kung gusto niyong makapanood ang buhay construction simula sa paghukay hanggang matapos ito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa video ito. At kung gusto mong man-notify sa susunod kong mga videos, huwag kalimutan, pindutin ang bell button. Click all. So tara, simulan natin ang ating trabaho. Yun guys, kung napapansin nyo sa taas, abang yun sa, para sa wifi. Sino ba sigaw ng sigaw dyan? Alam mo, nag-video ako rito, sigaw ng sigaw. Ano? Sisigaw ka pa? Uuwi na ako. Ito ang gagamitin natin. Ang kasamaan kasi dito guys, malinis yung gawa natin. Kasi kaya yung unang gawa ko, nalagay rin dito medyo tamit na sisira yung pagkakaraan ng bawa. Yes,
Siapa sila? Mabuti bang pinili nila, voltmeter. Bakla yung Easter, yung voltmeter na lang. Easter kasi, ay. Medyo na agad eh. Voltmeter, ulit lang yan. Parang ng Easter. Ito kaya, voltmeter. Ulit lang yan, pang Easter yung mali. Kita muna. Grabe na mawala agad eh. Marabang siya ako. Hindi mo kayo ako ka. Kanina. Hindi na ko nagsipin yung green agent kung telepon nyo. Gano'n man. Hindi ko kita bahagin mo siya. Hindi ko nagpunggan na muna mo siya. Pungan na muna eh. Tahu dia. Tahu dia. Ayaw ko rin nag-opisina, pre? Alam mo bakit? Kahit bukod doon, pre, ayaw ko talaga mag-opisina. Hindi ko kaya trabaho nila eh. Hindi naman tayo marunong doon. Dito naman tayo, kaya nang itatrabaho natin. Parang unggoy. Parang unggoy, oh. Pero bilog na bilog. Hirap yung opisina, pre. Okay na, nabutasan ko na lahat. Yung. Ito yung ilaw nga yung gagawin natin. Ito. Halo, pre. Hindi ba lang, pre? Hindi ba lang? Hindi. Kapit mo muli kanila, pre. Diba? Diba kaya hindi tayo pagkuhan? Ayaw mo muna ka! Okay. Ako, dito na ito, pre. Muli, dito rin ko, pre. Hindi nyo ba mamuli ko? Hindi na akong kalan, dito. Itawa ba pati mga kaubay? Pero, pre? Hindi ka ka. Ang TV ito maayaw na, pre. Cut. Oh, ito ang karton. Eh, gusto mo kong karton, ah. Bukla, hirap ko, no?
Pero baru ini aku ini pro ikan. Pre. Pre. Ya ada kita tadi produksi kamu. Karena aku pergi tadi ya, Pak. Mencari tipis. Mencapat. Karena aku. Ya, justru mau. Ika mau mengajar anak. Nah, aku jadi guru. Kalau tidak, nggak boleh yang aku terima. Aku mau mana nih? Bikin kandungan nih? Ya, bisa dari sana yang indiksyon. Gak bisa indiksyon ya. Tapi ya. Bali nagkapit po ako niya ng driver ng hilaw kasi yung hilaw na ginagamit namin ay hindi po siya direct ng 220. Bali lead light siya. So ang pagkakamali ko lang, hindi ko tinignan kung ilang voltage siya, pero yung ginagamit po ngayon ay transformer para doon sa hilaw. So panoorin nyo na lang dahil maya-maya papahilawin kito siya mamaya. So susunod na lang, titingnan ko kung ilang bolts yung driver na nilagay ko dyan kasi medyo nagmamadali din ako kaya di ko lang siya nakuhang tingnan pa kasi tiwala na rin ako kasi isang sip naman yung ilaw na yon. So ayan yung sa susunod, tingnan ko at sasabihin ko kung ilang voltahe yung ilaw at kung ilang watts yung ilaw na ginagamit ko dyan. Bali 15 ilaw yung ikakabit yun sa kitchen, guys. Yung iba dyan, yung 5, hindi ko pa siya may ikakabit kasi hindi ko pa nakikita kasi hindi pa po siya na-deliver. So yung 10 muna, yung papailawin ko maya-maya. Pag matapos ko ikakabit yung mga drivers na yan, subukan natin pailawin para makikita naman natin kung maganda ba siyang tingnan o hindi. So, makikita rin natin siya mamaya. Bali yung home run sa kitchen na yan, binaklas ko muna siya doon sa panel board, tinanggal ko muna. Idadirect ko siya mamaya doon sa outlet kasi hindi ko pwedeng maglagay ng live doon sa panel board dahil nga yung ibang mga wires dyan nandoon pa sa loob ng kisame, baka metal paring pa yun sa loob. Baka tendency pa yan magka-short, so delikado. So kinuha ko muna yung pinaka-home run ng kitchen kasi bukod naman yung home run ng kitchen at saka home run ng bedroom, CR. So pinagbukod ko muna siya. So maya-maya, panoorin nyo na lang. Papailawin natin yan siya mamaya, guys. So binuboyce over ko na lang to kasi napaka-sobrang ingay talaga sa site. Di mo kayang mag-video na napakaingay, di tayo magkadinigan. So ginawa ko na, minumute ko na lang yung cellphone. Tapos yun, voice over ko na lang. Di pa nga ako sanay magbablog, dagdagal ko itong mag-voice over. So di ko alam kung ano mangyayari niyan. So bahala na kayo. Panoorin nyo na lang hanggat matapos. Bago pala matapos tong video na to, nais ko pong magpapasalamat sa mga bagong nagsasubscribe ng channel ko. Maraming salamat sa mga OFW dyan na bagong kaibigan ko sa channel, sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo. Sana sa mga di pa nagsubscribe ng channel ko, pwede po kayong mag-subscribe para madagdagan naman tong subscriber ko. Napakababa pa yung channel ko eh. So, muli, maraming salamat sa mga viewers.
Maraming maraming salamat din sa inyo. Sana po eh patuloy nyo pang panoorin ang aking mga napakaboring na video. Dahil wala pa ako talagang video na medyo kapag pagising sa mga kaluluwang tulog. So, okay. Pasensya na ho. Okay, maraming maraming salamat. Bye-bye. Ay, di ba pala ako magbabay? Mamaya na. Di ba pala tapos yung video ko eh. Sige, panoorin nyo lang hanggat matapos. At i-like nyo na lang. Share. At subscribe na lang din. Tapos, hit nyo na lang yung notification bell para lagi tayong updated sa iba pa mga video. Dahil marami pa akong mga ilaw na ikakabit dito, guys. Napakaraming bahay to. Isang building lang to siya, pero pitong bahay to. Isang apat na palapag at saka apat na tatlong palapag. So, dikit-dikit lang sila, guys. Pero iba-ibang kanya-kanyang hagdanan sila. So, medyo ako lang mag-isa. Medyo nahirapan din naman ako ng konti. Pero okay lang naman. Dahil dito na ako nakalbos trabaho na to eh. So, okay. Maraming maraming salamat, ha. Oh, diba? Ayan naman, napakaingay na naman, oh. So, mahirap talaga yung napili kong content dahil di talaga pwedeng di ka makakuha ng video na maganda dahil nga sa sobrang ingay. So, well, ginawan ko na lang paraan to para mayroon naman akong ma-upload dahil konti lang konti pa nga yung na-upload ko. So, kaya na lang bahala magpapasensya. Napakaingay talaga. So, alam mo naman, pag construction, mga makinaan doon eh. Hindi pa gumagana ang jackhammer niyan. Paano na kaya kung may jackhammer pa para na yung mga helicopter sa loob ng site. So, ayun. Patuloy nyo pa rin panoorin, no? Hanggat matapos ang video ko. Pagtsagaan nyo na lang muna to. Dahil wala pa talaga akong ibang magawang content na ano para maiba naman. So, may naisip naman akong ibang content, no? Kaso lang, di kasi siya bagay sa intro ko kasi construction worker. Pero sige, okay lang. Gagawin mo lang para. So, siguro saka na lang siguro pag maka kuha na ako ng unting ngipon, bibili ako ng GoPro kasi subukan ko mag-content ng ride ride na muna, no? At sa motor lang, iikot-ikot tayo lang dito sa Metro Maynila. Yun ang naisip kong susunod na content, guys, sa ride ride lang muna. Medyo kahit ako man eh, nabuburingan ako dito sa napili ko eh, pero wala akong nagawa, ito lang kasi ang trabaho ko, kaya yun ang unang bibidyohan ko at ipapakita ko po sa inyo. May share ko man lang yung kunting kalaman ko sa electrical, carpentero, bilang isang construction worker. Yun din, medyo asinsya na po kayo. So kung makabili ako ng GoPro siguro, magbago tayo ng content. Pero di ko iwanan pa rin yung content sa construction, nandoon pa rin siya. So, okay. Maraming maraming salamat. Ayun pala guys, no, yung na-focus niyan. Yun ang lagayan ng roof. Bali yung roof na yan. Yung outlet sa taas, yun yung microwave. Ayun guys, yung napansin niya, medyo lumabo yung camera ko dyan dahil yung parang nakaharang dyan na parang pag
usok yan guys sa galing sa third floor. Kasi sa third floor kasi yung mga pinto doon at sa sandal sila ng masilyan nila. So makita kasi yung gamit namin dito pag liha. So talawas na nagsabay-sabay doon sa taas. So yung magsak na likab yung pababa. So andito sa amin yung malikab po. Kaya hindi yun ang kita mo. Malabo. Yun, itiis ko lang yan para matapos ko yung gawa ko at mapapahilaw ko sa maya-maya kung matapos. Bago matapos ang video na ito, guys, mapapahilaw ko talaga sa ito. Hindi siya lahat, guys, yung may kabit ko lang. Kasi yung doon sa kabinet kasi, iba rin ang ano kasi doon. Iba rin ang tawag nito yung umbran doon, yung sa kabinet. At saka yung sa hallway, yung treeway po sa hagdanan, yung maliit na chandelier, yun naman silang magkasama ng breaker. So para kung mayroon mang isang breaker na masira, so hindi siya totally burn out yung buong second floor. Mayroon pang dalawang breaker siya reserva. So, yung outlet naman dyan, buong din naman dalawa siya. Drip, rinse, at saka yung microwave, at saka yung mga normal lang na mga outlets, bukod-bukod sila ng breaker. Kaya napansin nyo, ano yung breaker dyan, napakarami yan. Yan lang, i-share ko na. Yan, makakalit ko na yung ibang ilaw. Pailaw ko na sa pilaw ko siya. Pero bago ko sa pailawin, itistip ko muna siya siyempre kasi baka yun lang sure kung gawa ko dun sa loob kasi di ko talaga na-check yan guys pag ano ko dyan pag tabit ko, pag splice ko, di ko na chine-check yan basta ko nalagyan ng electrical tip yan tapos ibinisam na ng carpentero so wala nang pag-alam dun sa akin dun matagal naman ako sa trabaho ko iwala naman ako sa trabaho ko pero minsan nagkatamali pa rin naman pero sa kaya susubukan ko siya mamaya kung wala ba't ang problema. Pero nung sinubukan ko siya kanina, okay naman siya kasalo na. Tumana naman siya. Yun lang. Payo ko lang, no? Sa mga baguhan. Bago kayo maglagay ng power supply doon sa gawa natin, dapat tister talaga muna na. Bago na kayo maglagay ng power. Kasi, mahirap kasi magkamali. Sa electrical, sa construction, ang pinakadulitadong trabaho dyan ang electrical talaga. So, pag once ang electrical magka-problema, talagang mawala talaga yung kumbaga, malaki talagang damage pag electrical lang magka-problema. So, kailangan safety rin talaga tayo. So, ayun, nasimbol ko na yung ilaw niya na maliit kasi yung ilaw niya, nakikita niyo, yan ang ilang gamitin ko dun sa gilid. Yan yung sa shadow light. Nasimbol din mo na siya. Siga ka dito. So, ayan ang ilaw. Balag nito lang sa yan. Tapos, 3 points. Lagyan ng lock doon sa harap o sa malaglag. Tapos meron din siyang lock sa gilid guys para lagyan mo siya sa isang anong bali yung pinakakit na sa loob. So yun lang ang maglagay mo. Yun ang pinakalak mo yung sa harap. Okay, break time na daw! So, ayun guys, break time na namin. Pagkakataon ko na po siguro nung tapusin tong vlog ko dahil tahimik na. Napansin nyo, walang kaingay-ingay. Oh. Ako lang mag-isa nyan. Mga kasama ko, andoon na. Break time na sila. So, pagkataon ko na to. Walang ingay. So ayan, kinakabit ko na yung ilaw na ina-assemble ko. Kunting-kunti na lang. Pailawin na natin yan siya. So isang ilaw na lang guys. Pailawin na natin siya. So sobrang dal-dal na ako nito, no? Baka mamaya,
Alis kayo dyan dahil madaldal na ako. So, ayan, panoorin na lang natin. Dahil ito na lang nag-iisang ilaw kakabit ko at kapailawin natin. Yung switch pala, kabitan natin siya switch na temporary. Wag lang muna natin siyang i-fix. So, yung switch natin dyan guys, anim yan. Anim, siyam. Siyam pa lang lahat yan. Pero yung tatlo, hindi pa yung gumagana dahil doon ngayon siya sa may lababo, sa may kabinet. Kasi yung loob ng kabinet, may ilaw yan eh. Pati yung sa ilalim ng kabinet, may ilaw din. Pati yung mismong tapat ng kabinet, mayroon din siyang ilaw. So, yun, bali trigang siya ron. So, ibang home run yan. Hindi ko pa siya na itap yung kabilang home run. Siguro, bukas na siguro. So, ito lang muna yung gagawin ko. Eh, lilipat ako sa kabilang, ano, kabilang bahay. Yung gagawin rin ako doon dahil mayroon ding isang pintor doon na babaklasin na ron niya yung patungan niya. So, kailangan ko rin kabitan ng ilaw yung ano doon, hagdanan. So, ayan. So, ayan na guys, yun ang galing-galing ng panel board, nakabitin siya doon sa breaker, tinanggal ko muna, dinugtungan ko muna ng temporary, at yan, tinitestir ko kung okay pa siya, so okay siya, wala siyang problema, wala siyang shortage. So, ang tanong dyan, wala nga siyang short, kung iilaw ba? So, malalaman natin yan mamaya. Abangan! Uy, ang tagal namang bumalik. Kayo. Ayan na. Kinuha ko pala yung stage. Subukan natin kayo lang yung hindi ako mga ilaw. So, ilaw ba siya? Pero nag-steer ko na siya. Subukan so, natin kung ilaw ba. Kung hindi ba siya sasabog. Para malaman ko kung gumagana ba lahat yung kinakabit ko. Hindi nga. So, saksak. Tingnan natin ha. Boom! Kala ko sasabog eh. Yun, nilaw na guys. Yun. So, temporary pa lang muna yan siya guys. Dito ko muna sa sinaksak sa extension. So, ayan na, umilaw na siya. Yun. Maliduto lang ko ito yung ilaw. Lagyan ko. Bali dito guys, meron pa akong ilaw dito. Pero, doon pa sa budika, di pa nakuha. So, likot muna siya. May kabit, siguro mga bukas. May kabit ko siguro siya bukas. So, tila muna yung sa dining yung nakabitan ko ng ilaw. So, wala ito yung switch na. Diba po siya, please na.
Temporary lang muna. Testing lang muna ito eh. Kung gagana pa siya. So kasi po siya tapos, saka ko lang siguro to siya papakita sa inyong kabuuhan kung matapos ko na to siya, kung ma-finish na talaga siya. Kasi marami pati yung kabit nito, pati yung panel board natin, di ba katapos eh. So ang ginagawa ko ngayon, testing lang ito dahil kinabit ko na ngayon ilaw sa dining. Tinisting ko lang kung gumagana-gana na siya. So ang dami pang gagawin guys, yung panel board ko, di pa siya tapos. So ito, may ilaw pa tayo dito. Yan. So dito sa ilalim, mayroon pating ilaw dito. Ito yung switch niya. So, abang-abangan nyo na lang sa sunod yung video. Baka mabuo ko na ito na. Kasi itong CR rin, mayroon na rin ako dito. Ayan. So lang, hindi ko pa rin sumapailaw dahil iba kasi ang ano nito. Iba yung pinag-kuko na ng kuryer. Iba yung breaker niya. So separate siya. Magkaiba yung breaker ng CR at saka yung breaker ng dining. Magkasama yung breaker ng CR at saka yung bedroom. Yung dining lang yung bukod.